sorry to say, meron pong palabas or TV shows para sa mga bata na hindi ko talaga nire-recommend dahil ayoko sila. Bad influence sila sa mga bata, okay? So, but what you plant is what you grow. Kaya naman, kailangan guided ang baby or guided ang bata sa kung ano man ang pinapakita natin sa kanila or kung ano yung pinapanood nila. Example na lang ha, napansin ko lang sa mga batang laking Barneys, sila yung mga mahilig mag-I love you, no? Pansinin nyo yung mga kapitbahay ninyo or yung mga pinsan ninyo, yung mga kung sinong bata sa inyo na mahilig mag-I love you. Ang kinalagahan nilang palabas ng Barneys dahil siguro sa kantang yung I love you, you love me. I love you, you love me, we're a happy family. Tinanungin niyo ako kung i-recommend ko yung Barneys. Yes, dahil yung pinapakita naman doon is kagandahan ng asal and may kanta-kanta naman sila doon. So, sa video na to, meron akong 5 shows na hindi ko nire-recommend sa mga bata. I'm Dr. Pedia Mom, your pediatrician. And again, a mommy like you, for today's video, pag-uusapan natin ang 5 TV shows na hindi ko nire-recommend para sa anak ninyo. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, do subscribe to our channel. Number 1, na ayaw namin para sa aming anak at hindi ko din nirekomenda sa inyo, yung Masha and Bear. Cartoon nito na si Masha ay isang baby girl tapos meron siyang kasamang bear. Tapos kasama niya yung bear na nakatira sila sa isang bahay. Minsan sweet naman sila kaya lang masyadong naughty itong si Masha at nagagaya na ng anak ko kapag binapanood niya. Palagi ko sa kanya na niya nagaling yung ano kapag nag-face the wall siya tapos sinasabi niya na yung I don't like. Yun. Kaya hindi ko na siya pinanood ng Masha at ayaw din ng asawa ko to. So ang next na video or next TV show, yung Buba. Hindi ko alam kung anong hayop si Buba. Basta white siya na creature tapos hindi rin siya nagsasalita which is ayoko dahil kailangan ma-stimulate ang baby. Kailangan may naririnig siya na words or may nakikita siyang nagsasalita para ma-stimulate din yung kanyang milestone sa speech. Ayun o, medyo may pagka-violent din si Buba kaya ayoko din siyang i-recommend sa mga bata. Next na TV show, yung Huggy. Hindi ko alam bakit may ganitong content na nakakatakot. Tapos meron pang stuffed toy si Huggy, eh nakakatakot naman siya. Di ba nakakatakot? Hindi ko alam bakit may ganitong content na na-amaze ba yung mga baby sa ganito. Kaya yan, alam tuloy ng anak ko yung Huggy. Pero ayaw din niyang panoorin dahil alam niya nakakatakot. Pero so sa inyo din, huwag niyo nang ipapanood sa mga babies niyo ha. Ang next na show is Tom and Jerry. Ito ang Tom and Jerry, maraming nagkakagusto dito. Nostalgic sa palabas na ito dahil matagal na itong Tom and Jerry. Kaya pusa at saka daga na nag-aaway. So diba hindi naman magandang influence itong lagi nag-aaway. Tapos kung sino yung manalo. Sa bata ang pinapakitaan sila ng ganito. Wala din siyang words na wala tayong words masyado na naririnig. So hindi talaga nakaka-stimulate itong Tom and Jerry in terms of speech. Diba? Laging sakitan dito kay Tom and Jerry. Tapos doon natatawa yung mga bata, which is a no-no for me. Next, yung larva. Isa din yun. Isa lang naman silang larva na nagkukulitan din para silang Tom and Jerry din na violent yung ginagamit nila para maging entertaining yung kanilang palabas. Tapos hindi rin nagsasalita. Inaalis ko yun sa parang playlist ng anak ko. At isa pa yung mga horror cartoons. Hindi ko alam bakit talaga may content about horror movies or horror cartoons para sa mga bata. So ano ba yung mga favorite ko na pinapanood ni Gibbs? Screen time na niya. Siyempre yung mga educational videos like Cocomelon, pero graduate na siya sa Cocomelon dahil puro kanta kasi sa Cocomelon eh. So yung Rachel, nabalita ko yung Rachel, marami siyang natuturo ng mga infant and ng mga toddler and yun, nakakapagsalita talaga sila dahil tinuturuan yung ini-stimulate niya eh yung
yung kung paano sila magsalita, kung ano yung mga first word nila, mama and papa. But si Bleepy, yung ayaw ko lang kay Bleepy yung silly dance niya na naging gaya ng anak ko. Pero nagtuturo naman si Bleepy and may educational and entertainment naman na content si Bleepy, kaya gusto ko din siya. Tapos si Ryan's toy, yung kahit dati puro laruan si Ryan, pero parang nag-shift sila from toy content tapos naging adventure. Ngayon parang meron na siyang ano, may more on educational videos na sila ngayon kasi kasama na nila yung dalawang kapatid niya, yung kambat. So question is, Doc, totoo po ba na masama ang mahabang screen time kay baby? The answer is, according to AAP or American Academy of Pediatrics, there should be no screen time for babies 2 years old and below. So dapat wala talaga, no? Kahit 10 minutes, 2 minutes, wala talaga dapat screen time. Hindi talaga siya dapat binababad sa gadget. Or talagang hinahayaan niya siyang manood ng TV. Tapos, for older children naman, 2 years old and above, kailangan ilimit lang ang kanyang screen time 1 to 2 hours in one day. According to American Academy of Children's Adults and Psychology naman, ito ang kanilang mga advice. Kung hindi nyo ma-control na mag-screen time si baby. 0 to 18 months of age, kailangan malilimit yung screen time niya sa video chatting with adult. So, pwede yung screen time kung may ka-video chat kayo. Nag-work si mommy and then gusto nyo yung i-video chat si baby, okay lang to yun, basta't limitado. 18 to 24 months naman, kung gusto nyo talagang magkaroon siya ng screen time, pwede naman, as much as possible, educational TV shows mo na ang ipanood yung sa kanila, hindi yung mga tulad nung pinupong nare-recommenda kagaya ng mga siya. In very much, ano pa. Kung 2 to 5 years old naman, pwede naman ang non-educational, 1 hour lang dapat in a week. Like for example, yung anak ko, yung non-educational video siguro na pinapanood niya, yung soundtrack ng Focus 5, yun. Addict na addict talaga siya doon. More than 6 years old naman si baby, pwede naman silang mag-screen time, pero ilimit nyo yung mga unhealthy habits. Like for example, yung video games, no? Baka 3 oras silang nag-video games, hindi pa sila tapos, so that's an example of unhealthy habits of using screen time. Meron pa silang mga guidelines, no? Like for example, patayin lahat ng TV, walang gadget kapag kumakain. And avoid using screen time or TV or gadget as a pacifier or to pacify the baby or to pacify kapag nag-tantrums siya. Tapos kapag patutulog niya si baby, 30 minutes to 1 hour dapat wala ng TV or pinatay niyo na talaga yung TV para hindi siya ma-distract. Ultimate question dito is, nasusunod ko ba as a pediatrician and a mommy or as a Pedia Mom? So, ang answer is, no, hindi ko po nasusunod lahat yan. Bakit? Kasi working mom, hindi siya tutok talaga sa akin 24/7. Hindi ko siya nag-guide talaga. And sobrang hirap sundan kung ano yung talagang guideline. Pero, ang maganda dito, ang outcome naman is hindi naman talaga nagkaroon ng effect in terms of the developmental milestone, gross motor, fine, social, cognitive, wala namang kahit na outcome kay baby. Ang palagay ko lang na naging epekto dahil medyo hindi ko nasunod ang screen time na guideline ng AAP is siguro yung attitude niya and yung pilyo kasi siya. Naughty yung baby na to tapos, pero napansin namin na matalino siya. Kaya naman, itong guidelines na to is just a guideline. Pero mas maganda pa rin na sundan ninyo kung kaya talaga ng powers nyo na hindi talaga siya pag screen time, nababantayan nyo naman siya. May effect po talaga kay baby, no? Pwedeng magkaroon ng mood problem, sleep problem, sobrang payat niya dahil hindi siya kumakain o hindi siya natutulog. Sa cognitive, meron din. At totoo po yung mga delay. Kung hindi nyo natutukan at hindi nyo nililimit. Yan. Okay? Ako, hindi ko na susunod. Or mini-make sure ko na hindi siya babad talaga. Like for example, ang guideline is 30 minutes. 1 hour lang. Bata siya, siguro nakaka 1 hour siya in one day. No? Siguro may mga ibang pediatrician naman na nag-guilty din dito. Ngayong 3 years old siya, ang guideline is dapat non-educational video na 1 hour lang in 1 week. Hindi ko na susunod yun dahil everyday siyang nanonood ng 1 hour na non-educational video at yun nga yung Voltes 5 yung pinapanood niya lagi.
Pero wala naman ako nakikita ang masamang epekto. Yun nga lang, napaka-pilyo ng aking anak. So, kung nakatulong po sa inyo to, like, share, and subscribe. Maraming po tayong dapat pag-usapan about topic na ito dahil ito yung hot topic sa Pedia.